malapit na po palang mag-September. Ayan, ka-birth month ko din pala si ano, si Beyonce, no? Yan, shoutout sa mga ka-edsera rin dyan. Magka-birth month pala kami ni Beyonce, pero mauna pa yung sa akin kasi September 4 man ako. So, grabe ang event pala sa Team Kalingap ngayong September, no? At sunod-sunod yung mga event, no? May ano pa, may One Kalingap, One Family Jam Session. Next month na po yun, yung sa September. So, abangan nyo na lang po ang update. Hello po sa lahat. Welcome po sa ating channel, Mr. J, the PWD, ang taong may kapansanan pero may pangarap sa buhay. Bago po ang lahat, huwag po kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Siyempre, ipaki-follow po ng ating Facebook page, Mr. J, the PWD. At mag-comment po kayo at siyempre i-share nyo po ang ating mga videos para mas mamotivate pa tayong mag-vlog. Kahit may kapansanan po tayo, talagang porsigido po tayong magtrabaho dito para may pangtulong po tayo. Aside sa pantulong, papayos din tayo sa ating bahay. So ayan, sa video pong ito, gusto ko lang ipakita sa inyo kung ano na yung sitwasyon ng aming bahay doon sa probinsya namin sa Mindanao. So ako man po ay nandito ngayon sa Daet, Camarines Norte. So napakalayo ng aking puntahan ngayon, no? Dahil po yan sa aking pangarap na mangibang lugar, no? Para maghanap buhay. At salamat din sa pagkupkup sa akin, sa Team Kalingap, kay Kuya Val, kay Aten na Kalingap Rap. Isa din po sila sa mga nagbigay sa akin ng inspirasyon na may pagpatuloy ko itong aking paggawa, aking ginagawa. At syempre salamat din sa inyo, sa mga supporters, viewers, at sa mga nagmamahal po sa atin. Maraming salamat sa patuloy ninyong suporta sa isang Mr. J, the PWD, na kahit may kapansanan pero hindi ito hadlang para sa aking mga pangarap. Sa video po ito, makikita po ninyo yung sitwasyon ng aking bahay. Welcome po sa aming simpleng bahay dito sa probinsya, dito sa Mindanao. So ito po yung aming maliit lang na bahay. Tapos iyan yung sasakyan ko na may cover na din po. At yun, kapos pa po sa pintura kaya hindi pa po natatapos. At syempre dito sa gilid, yung ating mga bintana ay wala pang grills. Yan, so hindi pa rin tapos yung pagpintura po niyan. At yung nakikita nyo pong upuan sa labas, ayan po yung upuan namin sa dining table. Medyo maliit lang po yung dining namin, dining area, kaya yan po sa labas na ilagay yung mga upuan yung iba, no? Na dating yan po ay may tindahan, pero nung namatay si mama ay sira-sira store na po. Nung ginawa na po naming dining area po yan dyan, yung tindahan po namin. So malaki pa po ang kulang talaga, no? At kahit anong kayod pa natin pero hindi pa po talaga kaya kasi nga yung mga nakatira po dito, yung pamangkin ko ay pinapaaral po natin. Ayan, so dito sa area na po ito, kalahati pa po ang hindi napinturahan. Ayan, dyan po kami din nagluluto, no? Yung sa labas. Ayan, pasok po tayo sa loob. Ayan, ito po yung aming table. Ayan, simple lang. Ayan, may kortina na din po. Ayan yung pamangkin ko. Ayan, simple lang. Tapos yung yero po namin, oh, hindi pa na palitan. May mga tulo na din. Ayan yung mga TV namin, yung mga naipundar natin sa YouTube, mga gamit. Ayan, mga gamit po sa bahay ay naipundar din natin yan sa YouTube, no? Nung pay pa si mama. At yung iba din ay binigay din po sa ating butihing nagmamahal po na mga sponsors, no? Dati. Yan po yung kulay na green, no? Sa loob. Yan. Tapos yan banda ay yung kwarto ko, tapos yung kwarto sa kabila ay yung sa stepfather ko. Yan, ito po yung aming dining table, no? At medyo masikip talaga kasi maliit lang po yung area, no?
Yan, dating tindahan po namin dati yan. Pero nung namatay si mama ay wala nang nagbabantay kasi yun nga, yung pamangkin ko ay busy sa pag-aaral. And then yan, yung mantel sa lamesa, ginawang floor mat. Ayan, yung aming simpleng kusina. Ginawang floor mat na yung mantel sa lamesa. Kasi nga po, magbabaha po yan pag mag-hugas baga, no? Yung sa tubig. So ayan, na-fade na din po yung pintura dyan. So kailangan talagang maasikaso. So, yan po yung mga simpleng gamit lang po namin sa kusina. Tapos sa labas na po kami nagluluto kasi nga po ay parang ubos na din ata po yung gas. So hindi pa natin talaga mapayos-ayos ito at talagang kapos pa tayo sa budget. Yan yung TV, yung ating mga player dyan. Dito po matutulog yung aking stepfather. Ayan, yung dating kwarto nila mama dati. Wala pa ding grills, no? Wala pa ding grills po yung mga bintana. Yan, nakikita po ninyo yung ate po namin. Yan, sa pintura, hindi pa nga yan napinturahan dyan, no? Sa loob. Kulang pa talaga po ng sapat na budget. Yan, house tour ko lang po ito, no? Kasi namimiss ko din po yung bahay namin sa probinsya na sana'y maipagawa ko din kung may kaya na talaga para kasi dyan talaga ako gustong tumira eh, no? Hindi man tayo pang habang buhay dito na tumira dito sa Dait, kumbaga pa ano man tayo, palipat-lipat lang. Ayan, so ito po yung kwarto sa aking pamangkin. Ayan, simpleng kwarto lang din po yan. Ayan, tapos wala pa ding grills talaga. Ayan yung problema, wala pang grills, hindi pa namin na palagyan. Kaya maglalagay lang kami ng mga anong tawag dyan? Yung cortina. Oh. Malaki-laki pa ang gastos talaga nito, no? At talagang wala pang pang-ayos si Mr. J. So sige lang, dahan-dahanin lang natin. At ito talaga ang buhay natin. Hindi man tayo pinalad. Pero tuloy-tuloy lang. May way si Lord sa akin. Yan yung kwarto na aking pamangkin. Sa kabila naman po ay yung kwarto ko naman. Hindi pa rin natapos. Ayan, ito po yung kwarto po natin. Nilagyan ko siya ng alcova. Hindi talaga siya yung alcova na yung matibay. Kumbaga lang siya. Nilagyan ko lang siya ng pasiunang alcova para hindi siya mainit. Pero pag may pera tayo, papalitan ko po yan. Yan yung kwarto ko po ngayon at nakatira po ngayon dyan ay yung mga pamangkin ko, no? Na nag-aaral din po. So, yan lang, no? Simple lang talaga yung bahay namin. No, nakapag ano-ano lang ako, bilibili lang ako ng mga gamit pag talagang nakasahod-sahod tayo na maganda sa ating pag-YouTube. Kaya maraming salamat din po sa mga taong sumusuporta, tumutulong, at lalo na sa Team Kalingap, no? Dahil sa Team Kalinga, unti-unti kong nabubuo yung bahay ko na yan talaga yung promise ng mama at papa ko na paayos yung bahay nila, no? At yun,
Salamat po talaga sa inyo. Huwag po kalimutang i-share po ang video na po ito, na kahit po may kapansanan po tayo, pero may pangarap din po tayo sa buhay at syempre sa ating tinitirhan, no? Pangarap din natin mapaayos po ito at para maginhawa po ang pagtira natin dito sa bahay. So ayan po, no, napanood po ninyo na sobrang dami pang kulang sa bahay po namin. At inuotay-otay ko pa po yan. Kung may talagang extra pa tayong budget, ay ginagawan ko po yan ang paraan para po maisaayos din. Pero sa panahon ngayon natin ay medyo kapos pa talaga. Mahina pa yung views natin. Kaya sana supportahan nyo po ako. Panoorin nyo po yung ating mga vlog. Shoutout din po sa ating mga kasamahan dyan sa Mindanao, sila Boy Gay Vlogger, Jarex TV Official, Vendor TV Vlog, Jason Katambay, si John TV Vlogs, at si at saka si Ronel Vlogs, no, na patuloy din po sila sa pag-charity diyan, no. Salamat din po sa mga tumulong din po sa amin. At yun, sana mas marami pang tutulong sa atin para may saayos din po natin yung ating sariling bahay. Oo. At shoutout din po kay Ate Evelyn Macmac, kay Ate Nance Chen, kay Ate Helen Sikal, kay Ate Andra Mary Sinir, Ate Laura Calisora, kay Naldin, Tita Litz, kay Ate Mila Cipriano, kay Ate Adelaida, shoutout po. Yan, salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta. At sa lahat-lahat po nang hindi ko nabanggit, sa mga viewers po natin ngayon, sa Team Kalinga, kay Kuya Val, shoutout po sa inyong lahat. So hanggang dito na lang po ang ating vlog. Bahala na si God, no, na magbigay sa akin ng blessings kung sino man yung taong tutulong sa akin, or kundi man ay baka bumalik ulit sa pagtaas ng views, no, ang ating YouTube channel. Kasi nga po ay magbe-birthday na din po si Mr. J, no. Magbe-birthday na din po tayo. At yun, sana i-bless tayo ni Lord kahit sa YouTube channel na lang po natin, para maipasayos natin yung bahay at syempre makatulong na din po tayo. Ayan, so marami pong salamat. Again, it's me, Mr. J, the PWD, ang taong may kapansanan pero may pangarap sa buhay.